Isang magandang umaga po muli sa inyo lahat. Weather update po muli tayo sa bagyong Chideng. Muli po itong namataan kanina pong madaling araw po ng alas 3 sa layo po na 1,070 kilometers per hour east of Southern Luzon. At ang hangin naman po nito ngayon ay may lakas na nga po na 75 kilometers per hour, no, malapit pa rin po sa sentro. At ang bugso naman po ng hangin ito ay umaabot na po ngayon sa 90 kilometers per hour. At ang kilos naman po pa northwestward ay may bilis po ngayon na 10 kilometers per hour. At kung mapapansin po ninyo, talagang medyo makulimlim po at nagparamdaman na po itong si Bagyong Chideng, no, sa bansang Pilipinas. Simula po na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility ay matindi at sunod-sunod na pag-ulan na nga po ang kanyang ibinigay sa ating bansa. At ito nga po, no, ang pagtaya po ng pag-asa ayon na rin po sa kanilang update, no, ang Palawan po kasama sa Kalayaan Island ay makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan, pagidla at pagkulog dahil na rin po sa habagat. Ang buong Visayas at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagidlat at pagkulog. Dulot pa rin po yan ng hanging habagat, no, at ng Bagyong Chideng. Mahina hanggang sa katamtamang hangin naman po mula sa Timog Kanluran hanggang sa Kanluran ang iiral sa buong Visayas at ang karagatan ay may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin naman po mula silang hanggang Timog Kanluran ang iiral sa Palawan kasama ang Kalayaan Islands at ang Occidental Mindoro at ang karagatan ay may banayag hanggang katamtaman po na pag-ulan. At nakita naman natin, no, simula po na pumasok itong si Bagyong Chideng sa Philippine Area of Responsibility natin ay nakaranas na po tayo. At ngayong araw po ng June 7, 2023 ay expect po natin ang sunod-sunod at tuluyang pag-ulan po, no, simula umaga hanggang sa hapon dahil na nga po yan nakataas na storm signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon po, no, ang ilang kabahayan po, ang ilang lalawigan po sa Luzon, no, sa Metro Manila ay wala pong pasok ngayon dahil na nga rin po sa storm signal number 1. Pinag-iingat din po yung mga lugar na mabababa, no, iwas po sa flood, sa pagbabaha, no, dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya din po sa mga lugar na matataas at medyo mabubundok, umiwas po tayo sa lugar na matataas na may posibilidad po magkaroon ng landslide. Lagi po tayong I am ready sa posibilidad na mangyari dahil ngayon po binabantayan pa rin ng pag-asa itong si Bagyong Chideng. Kung ito ba'y magiging super typhoon na kagaya po ni Bagyong Betty. Nakita nyo naman, no, kada kilos ni Bagyong Chideng ay bumibilis po ito, no, from 55 kilometers naging 75 kilometers. Talaga nakita natin tumataas talaga or bumibilis, lumalakas yung hangin ni Bagyong Chideng habang lumalapit po ng tuluyan sa pinakasentro ng ating bansa. Patuloy ko po kayong i-update and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para at time to time may na-update ko kayo sa kalagayan po ng Bagyong Chideng. Muli, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.